So ayan, ngayon ay magluluto tayo ng adobong chicken feet. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magluto ng adobong chicken feet. Ngayon ay magluluto tayo ng chicken feet. Adobong paa ng manok. At ito na yung mga ingredients. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, red bell pepper, magic sarap, tsaka lagyan din natin siya ng sili para magiging spicy siya mamaya, at paminta, vinegar, patis, at tsaka toyo. Ayan po. Mamaya tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng chicken feet. Adobong paa ng manok. Kaya nalinisan ko na rin po ito. Hiniwa-hiwa ko po siya sa gitna. Ayan. Malinis na po siya. Una, pinakuluan ko muna ito ng 15 minutes. And then, nilinisan ko siya. Tinanggal ko yung sa may gitna. Gitna sa may ano, parang talampakan, para malinis na malinis siya. Tsaka ayan, natanggal na din po yung kuko. Ayan, so umpisa na natin guys. So ngayon napainit na po natin yung lutuan, lalagyan na po natin siya ng mantika. Lagay na natin dito ngayon yung bawang. Next, sibuyas. Next, lagay din natin yung luya. Ayan, haluhaluin natin. Then, sabay na din natin dito yung red bell pepper. Para mamaya, lasang-lasa na po siya. Tapos, ilagay na din natin dito, next, ang ating chicken feet. Yan. Okay, lagay na lang natin dito. Yan. Ang dami. Napadami po siya kasi hiniwa-hiwa ko po siya sa gitna. Okay.
Lagyan natin yung magic syrup. Sabay-sabayin na lang po natin mga ingredients. Tapos mamaya tatakpan na lang. Dapat po may ganito po kayo para yung vinegar at saka toyo ay tama-tama lang din yung timpla niya. Tama-tama lang din yung timpla niya mamaya. Kung gaano kadami yung vinegar, ganun din kadami yung toyo. Ayan. Soy sauce. And then patis. Ayan, patis. Pampalasa. Paminta. Lagyan na din natin itong dried spicy chili. Ayan. Dried spicy chili. Lagyan natin. Ayan. Tapos, haluhaluin natin siya. Ayan. Takpan muna natin siya hanggang sa ma-absorb niya yung lahat ng ingredients. At saka mamaya, haluin po ulit natin siya. Yan. Ayan. So habang niluluto natin siya, ipapakita ko sa inyo yung aking mga tanim dito sa likod ng aming bahay. So, ayan, may tanim ako ditong tomato. Ayan. May bulaklak na rin po siya. Tsaka nung isang araw, nagluto po ako ng labong at tsaka saluyot. Ayan. Yung mga tangkad niya. Nilagay ko lang po siya dyan. Mayroon din tayong ampalaya. Ayan, ang palaya. At wali lahat ito, hindi ko sinasadyang itanim. Basta kapag nagluluto lang po ako, nilalagay ko po lahat yung mga buto rito. Ayan. Meron din tayong kalubasa. Ayan. Yung mga maliliit, yan po yung mga red bell pepper. Mahilig po kasi ako magluto pag... Mahilig ako magluto na nilalagyan ko ng red bell pepper. So, ayan.
Ang daming tumubo tuloy. Ayan, namumulaklak na rin yung kalubasa. Ayan. Ayan din. Ang palaya din. Ito rin. Yung tanglad ng saluyot. Ayan. Kalubasa rin to. Ayan. Nilagyan ko po siya ng kataba. Kasi parang ano, hindi siya lumalaki. So, ayan. Ayan, diba? Sarap tignan. Ito pa. Ayan. Ito rin, kalabasa rin po ito. Ayan. Ito. Red bell pepper din. Ayan. Ang daming tumubong kalabasa. Halos kalabasa ang mga tumubo at saka red bell pepper. Ayan. So, ayan po ang ating munting bukiran. Bukiran sa paso. Ayan. So, tara. Balikan na po natin yung niluluto natin. Hindi siya masyadong makulay kasi yung soy sauce nila dito sa Japan, hindi siya masyadong makulay. Unlike dyan sa Pilipinas, masyadong makulay yung soy sauce. So ayan, kumukulo na siya. Ayan. Ayan na ng ating chicken feet adobo. Ayan. Kunting-kunti na lang, tapos patayin na lang natin yung apoy. Ayan, so yun na po ang finish. Ayan, so kain na guys. So ayan, ito na po yung niluto nating chicken feet adobo. Ayan. Wow, pwede rin tong iulam tsaka sa mga manginginom. Sarap nitong pulutan guys. Ayan. Yeah.